nakapag-desisyon na nga si Jordan na kunin na nga si Tori at sumama na nga kay Christy dahil yun ang pangako niyan. Kay Christy na buong muli ang nawasak na pamilya sa pag-akalang wala na nga siya, subalit nagkamali nga siya ng hakbang sapagkat nagpakasal siya sa iba. At ang pinaka-apektado nga sa lahat at gulong-gulo sa mga pangyayari ay walang iba kundi ito nga si Tori na kanilang anak dalawa. Ayaw sumama ni Tori, subalit iniisip ni Jordan na siya ang tunay na ama at sa kanya dapat manggagaling ang desisyon. Walang magawa si Shira sa plano at sa gustong mangyari nitong si Jordan. Ayaw rin naman niya na magbukas sa paningin ni Jordan na ginagamit niya itong si Tori. Kaya naman nagpaubaya siya at hinayaan niya itong si Tori na makalabas sa kanyang bahay. Madali ang gagawin ni Jordan at nitong si Christy, lalo't alam nila sa kanila mga sarili na nasanay ang bata at namulat nga ito sa pag-aalaga ni Shira. Kaya naman malapit ang loob niya dito sa kay Shira kaysa kay Christy dahil matagal nga itong nawalay sa kanya. At nang umalis nga itong si Christy ay wala pang muwang itong si Tori at ngayon ay nagkamulat na sa paningin ng ibang ina. Kakaroon silang ng malaking problema dito sa kanilang anak na si Tori dahil namalay na lang nila isang araw na naglayas na ito at gusto bumalik sa kanyang ina-inahan na si Shira. Tumawag ito sa kanya na magpapasundo sa naturang street na yun dahil gusto niyang bumalik sa kanyang dating tahanan. Kaya naman si Shira ay agad na napasukod, subalit naabutan nga niya ang bata na may kasamang masamang tao. Namatik na nga itong mapahamak. Nakasunod rin itong si Shira at saka si Christy at saka si Jordan. Bukan niya, Shira na iligtas itong si Tori sa masasamang tao. Subalit nahirapan siya, mabuti na lamang at tumiting itong si Christy at marunong pala itong mag-martial arts. Kaya naman, nagapin niya ang mga masasamang tao. Ngunit ang paglingon niya ay wala na sa kanya ang kanyang anak at naroon na nga doon kay Shira na sumama. Sinubukan pigilan ni Christy at ni Jordan itong si Shira na kunin ang kanilang anak dahil dapat sa kanila manggagaling ang desisyon at dapat sa kanila nga ito sumama dahil sila nga ang tunay na magulang. Ngunit sa pagkakataong yun ay may laban nga itong si Shira dahil sa mga pangyayari na nagpaubaya siya na kunin nila ang anak. Ngunit tingnan mo ang nangyayari ngayon ay muntik na nga mapahamak ang kanilang anak dahil lumabas ito ng bahay. At sa tingin niya mas ligtas itong si Tori kung doon sa kanya mananatili. Nasakit sa kalooban ni Christina kunin ang kanyang anak. Pagkakataon na niya na makasama sana dahil sa tagal na panahon na nawala ito sa kanya. Ngunit tila hindi nga madali ang lahat dahil nahihirapan siya sa kanyang tunay na anak na si Tori. Lalo't nakamulat ito sa pag-aalaga dito kay Shira. Kaya hindi niya pwedeng madaliin ang lahat ng bagay. Kailangan niya nang mag-antay hanggang sa tuluyan siyang tanggapin ang kanyang tunay na anak na si Tori.